bawang mga kausap ko eh, di ba? Na mga bagawang boss, kung sino dito bago-bago lang sa Royal? Nasa kamay, bago lang sa Royal. Kaya palakpan natin mga bago sa Royal, di ba? Basic gentlemen, my name is MikeTan, pakilala po ako. I'm the Vice President for Training and Marketing for Royal. And I just arrived 2 days ago from a one-month expedition trip sa Nigeria. Get ready, we're going to open Nigeria. Yeah! And mga kaibigan, we were there, nag-explore po kami doon, tignan namin kultura ng mga tao doon. And I would say, ladies and gentlemen, sa Nigeria is something na masasabi natin, it's a gold mine. When I say gold mine, ladies and gentlemen, ibig sabihin ang ganda ng potential doon in terms of the marketing of our products and in terms of the network marketing side. And if I were you guys, maghanap na kayo ng sino yung magiging downline sa Nigeria. Sabi mo ba, paano yan? Hindi pa kami marunong mag-English. Okay lang yun sila din. Hindi naman, they're an English-speaking country, so they're very, very good in communication in terms of English. Para ko sila mga Pilipino, tayo first language natin, Tagalog, second language, English. Sila na natin po. At ang nakakatakamay na sir, safe ba doon? Mga kaibigan, safe na safe. I came there in one piece, I came back one piece. So, safe po doon. Sir, kamusta yung pagkain? Pagkain po doon, masarap din po yung mga pagkain doon. May KFC din po doon, may Domino's Pizza, may mga Chinese food. Pilipino, madami po. There are about 200 Filipinos. Doon sa napuntahan namin yung syudad. Marami kami dito, we went to Lagos, we went to Abuja, we went to Kogi, we went to Lokuja, makikita yung Ikeja, Lokuja, Abuja, di ba? Ikeja. Di ba kami punta namin gano'n? And exciting, it's very exciting. For those people na nagsisimula ko ngayon, we welcome you with Royal. Mga kaibigan, there's a lot of things in store for you with Royal. I can tell you that for a fact, I'm part of management of Royal, nag-meeting ko kami, nag-uusap ko kami ng aming mga kasamahan. And mga kaibigan, ito lang po. Pasensya na po kayo, hindi ko pwedeng sabihin lahat kung anong pag-uusapan kasi secret pa po yun. Pero ito lang kasi gusto kong malaman ninyo. Mga kaibigan, abangan nyo yung mga darating pa sa Royal! Tapos na nakakatuwa, sir, sa mga bago, sir, bago na kami, hindi pa ba kami nahuli? Kapatid, sa mga bago natin, sa mga bago sa kanila po Royal, ito lang ang sabi ko, perfect timing ngayon sa Royal. Every now and then, we have to innovate. Every now and then, we have to do things differently. We have to do things outside of the box. Pag sinabi outside of the box, do something na kakaiba. Para manakandam yung kakaiba din. I'm sure a lot of you are excited with the graduation of BEST. Yes or no? Yes! Here's what we're going to do. Ladies and gentlemen, we're supposed to have the BEST graduation last August. Pero, nagpalit po kami ng date kasi to give way para sa Achievers Circle Awarding. Tama ba din? Tama. Now, mga kaibigan, we're supposed to do it as of October, itong BEST graduation. Here's the thing. Si Crossroads, mga kaibigan, nire-renovate. So we're going to transfer to another venue. Pero yung tapastra nung natin, maliit ang venue. Hindi masyado, ano mo yun, para sa akin, sayang naman po. Na konti lang, marami na graduate, lahat ng graduate makakapasok sa venue. Lahat ng down and up ay nila naman, hindi na graduate, nasa labas. So sayang naman po, di ba? Tama ba? Tama. So what we're going to do is we're going to wait na lang kung
kailangan natapos po si crossroad at the moment na natapos yun, yung bokado na gagamitin natin para makasarot tayo lahat. Okay ba yun? Yes! Now, we're planning to do it, ladies and gentlemen, bakit po sa usap namin sa crossroads, it's gonna be available around January of next year. Oh, tawad, tawad naman! So matagal na po ako yung network. So sinasabi ng mga tao, sir, pag nag-networking ba ako, pag nag-royal ba ako, may future pa kami sa royal? Ano sa tingin, may future wala? Makikigat. Yeah. Eh sir, kasi wala pa ako nakikita ng umaman sa networking eh. Wala ako nakita. Ngayon, meron na mga royalista. Yeah. Ladies and gentlemen, I have been around. Nag-network po ako makikigat sa Hong Kong, sa Taiwan, Singapore, Malaysia, nag-network din po ako sa Europe, nag-network po ako sa Canada, nag-network po ako sa America, nag-ikot-ikot na rin po ako sa Dubai, kung saan-saan po. And I have seen a lot of people became successful with network marketing. Kaya kung iniisip po ngayon, sir, meron pa kami pag-asa, access pa kami, at ano sasabihin ko sa'yo, meron kayong pag-asa. At dahil sa rin nyo, sigurado ang mag-yaman mo. Sabihin mo sa katabi mo, execute. Execute. Oh, by the way,
Wala akong yung mayaman na tamad. Diba? Kasi parang mali naman, diba? Ay, grabe, ang yaman niya. Talaga, bakit? Naku, tamad! Yaman, sobrang tamad ang yaman. Diba? Ganon, diba? Because nakalagay ito sa Biblia, mga kaibigan, the Lord God will bless the works of our hands. So therefore, God will bless us, but we have to work. Yes. So such thing na nag-bless ka na ang kumakalang. Hindi yung ganon. Kasi dapat dito, patasok tayo. Then, yes. Good. Now, mga kaibigan, let's talk about goal setting. It's a quote from the wise. We cannot live life as a wandering generality. A driver will not know where to go if he does not know his destination. A man without a goal is like a ship without a rudder. And the reason you cannot reach your dreams is because you do not have dreams in your life. So basically, mga kaibigan, ano ibig sabihin ng mga salitang yan, yung mga katagang yan? Ang ibig ko sabihin ng mga kaibigan, importante ang pangarap. Kasi ang pangarap, yun po ang nagbibigay direction sa atin, sa buhay natin. Hello? Yes! Kasi para ganito yan eh, pansinin ninyo ah. Pag wala kang pangarap, ano nangyayari pag wala tayong pangarap? Yung mabubuhay na lang tayo araw-araw nang wala lang. Pagkagising mo, pasok sa trabaho, punta sa eskwela, mag-uwi, munod ka ng teleserye, di ba? Tulog, pag-agisip, ganun ulit. Kinabukasan pa, ulit lang. Habang ginagawa mo natin yan, hindi natin napapansin yung oras. Pero dito ko magugula. Nagsimula tayo ng trabaho, 20 years old. Hanggang 60 years old. Pag wala tayong pangarap, buhay natin ganyan. Gising, pasok trabaho, pila sa gym, sa tren, uwi na, di ba? Kinabukasan, ganun ka rin, okay lang, sakay na. Now, here's the thing. When we reach 60 years old, when we look back, wow, 40 years ko na pala itong ginagawa. Ano nangyari? Anyari. Hindi na. And a lot of times, people tend to regret. Sometimes, people tend to feel bad. Kasi bakit? Ang sayang, 40 years walang nangyari. Kaya minsan, meron pa tayong tinatawag. Ano yun? Midlife crisis. Di ba? Pag umabot ka na ng 40, tulad ko. I am now 42 years old. So, ngayon mga kaibigan, syempre, when I look back 22 years ago, dami nangyari. Was I happy? Was I satisfied? I'm a person I can say, I'm happy for what has happened to me in the past, and I'm happy where I am right now. Pero not all people are like us. Diba? Eh, what if, kung tulumimod ka, nasa 50 na tayo nun? Or 60, or 70? Uy. Yes. Diba? Ano ang pinakamasarap lumingon? Kapag 20 ka pa lang? What? Okay, ang dami mo pwede mangyari. Diba? Eh pag nandito na, oh, wala na mangyayari. Diba? Kaya hapang bukas na lang ako eh. Diba? Dain na ba? So what I'm trying to say is very simple. Right now, we start to plan. Right now, we start to goal set. Right now, we start to make our dreams a reality. Kasi mas hindi yung maganda na araw ako. Minsan iniisip ko rin, parang walang nangyayari sa buhay ko. Narinig mo na ba yun? Yes! Narinig mo na ba yung ganong salita? Yes! Nasabi mo na ba rin yun? Yes! Oh, nasabi mo na rin, di ba? Alam mo, good news, kung nasabi na po natin yan, okay lang yan. Kasi bakit? At least, na-realize natin, oh ano, now I have to move. So sabi mo sa katabi mo, move. One more time, move. Oh, by the way, isa nga pala, bago ko simula lahat. Ang tanging kalaban mo lang sa Royal? Sarili mo. Correct, sarili mo. Kasi bakit? Ang magpapahina sa'yo, yung K mo sa buhay. Anong K? Hindi kayo bakal. Sabi mo, maawas, hindi. Katamaran. Nako, ang traffic. Alam mo, sobrang traffic na yun. I left my house 3 p.m.
I got the office to 6:30 p.m. Sir, sa kamanakatera, baka nakatera ka naman sa Laguna, di ba? Hindi, I am just staying sa may Pasay. So, usually pag walang traffic, 30-40 minutes lang yan. Pero ngayon, sobrang clean traffic, 3.5 hours yung biyahe ko. So, tignan mo ito ngayon, kung wala tayong goal, listen, kung wala tayong goal, ang traffic, uwi na lang ako. Minsan nag-invite ka, pupunta ka, kaya ang haba ng pila sa MRT, uwi na lang din ako. Kaya nag-ulan, umabagyo, ako umuulan, uwi na lang din ako. Madalas ko lang nangyayari kasi bakit, sometimes obstacles hinder us from getting our dreams. That is why you have to stay focused on your dreams because you can only see obstacles. You can only see them if you take your eyes off your goal. Eh, yun ang goal mo eh. Kaya lang, pag ikaw lumihis ka ng tingin, iba-iba lang makikita mo. Kaya dapat, focus ka lang. Sabi mo sa kanila mo, focus. Focus, di ba? Focus. So, ngayon, ito ang gagawin natin ngayon. How can someone achieve something in life if you do not have specific goals? So that's why I want you to have a specific goal. Ako mga kaibigan, nung nagsimula po ako mag-network marketing, long time ago, back in 96, ang pangarap ko lang, dalawa lang po, makabili ng component na radyo. Kasi syempre, that time, bata ako, 21, 22, mahilig ako sa music. Yeah, yung music, wala kaming radyo sa bahay. So yung radyo namin, yung mga sira-sirang car radio, alam niyo ba yun? Yung car radio, yung dati ay kamot pa yung tweet, 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 ganoon. Yung mga sira-sira sa junk shop, kinuha namin, inayos namin ng konti, nilagyan namin ng plywood, kunwari, component na. Nag-ex nyo? So ganito yung tsura nyo sa bahay namin. Kumuha kami ng bottles. Oh, plywood na kaon, naglagay ako ng speaker. O, di ba lahat ng speaker ko? Kailin lang yun. Mga second hand lang yan. Kumuha ako ng kaon, plywood, pok-pok-pok, nilagay ko speaker, yan na. Tapos nilagay ko dito ng plywood. Plywood. Tapos binutasan ko to. Yung mga junk shop na car radio, na mura lang, sinalpa ko dyan. Ha! Component. Dito to yan. Eh kaso, car radio yan. Ang batire niyan, 12 volts. So, bumili pa ako ng AVR at converter para yung kuryente na 220 volts, pag pumasok dito, 12 volts na lang na DC. Electrical engineer. Kaya lang, ito, ang gamit nito, tuner, o tuner yan, tapos ito, tape, cassette tape. Alam mo ba yung cassette tape? So, cassette tape pa yan. Eh, noong mga panahon na yun, 1992, 93, nagsisimula na ang compact disc player, CD. Eh, ano ko CD? Hindi mo pwede saksak dito yung CD, di ba? You know what I did? Noong nakita ko yung networking, ang pangarap ko makabili ng ganyan. Eh, talagang ganyan talaga. Ang sigat ng panahon na yun, aywa. Tatanda niyo aywa? Yes! Oo, matanda na kayo! Kasi ko, wala na itong aywa ngayon. Dati meron yan eh. Di ba? Aywa. Tapos di ba ang itsura niya parang spaceship pa? Yung maraming ilaw-ilaw? Ang halaga niya ito, nung panahon na yun, was around 18 to 20,000. Ang sweldo ko nung panahon na yun, 3.5. Yaw, kung nyo ha. Nakawal na ako ha. O, 3.5. Sabi ko, nag-isip-isip ako. Siyempre, pang-matrimol ako pa, paon ko, allowance ko, matitira sa akin yan mga 500 pesos. Aman, kung mag-iipon ako niyan, 3 years. Sabi ko baka yung aywa, kuha na. When I saw network marketing, ang pangarap ko, yan. Ito lang ang pangarap ko nun. Ito lang. Kaya nung sumali ako, ang basta punta ko lang, makabili ako ng ganyan. Pangalawang pangarap ko, kumita lang ako ng monthly 30,000. 30,000 lang, yan ang pangarap ko. 30,000 naman lang. Masaya na ako dyan. Hindi ko muna pinangarap yung 100,000, 1,000,000.
wala akong ganung pangarap. Para sa akin, sa isang simple taong tulad ko, na messenger lang ng panahon na yun, para sa akin, isang daan dito sa buwan, nakakalula. Hindi mo kaya... Okay na ako sa 30. Ilang pangarap ko? Kailin pa ganun din ba? Yes. Nagpasimula mo na, maliit lang yun kung ano lang kaya ng gabi ng katawan mo. Yes. Diba? Ganun. So, ito lang ang pangarap ko. Radyo, tsaka ito lang. Yun lang. Kaya nagsimula na po ako, mga kaibigan, sabi ko, yes, every time, pupunta po ako ng mga department store, pupunta po ako minsan sa Cubao, yan, pupunta ako sa Ali Mall, sa mall, di ba? Pupunta ako sa mall, so, titignan ako yan. Pupunta ako sa SM, kung saan matindahan, kahawakan ko lang siya. Yung ano, yung radio. So, yun lang ako. Nakapinig pa ako, nag-imagine ako, magiging aking kader. Here's what happened. This is the best part. My first month, kumita na ako ng konti. You know what I did? Bumili agad ako ng CD. Compact disc, bumili agad ako. Bumili ako dalawa. Isa kay Ray Valera, tsaka Golden Lapsong. Ray Valera, para sa family ko yun. Yung Golden Lapsong, ako, bumili ako sa Lapsong. So, yun yun. So, inuwi ko sa bahay. Pag-uwi ko sa bahay, sabi ng nanay ko, anak ko yan, ma, CD. Anong CD? Compact disc. Ano yan? Maplaka. Ha? Ang liit ang plaka. Ma, maganda to talaga. Paano yan? Ma, ilalagay mo to sa component para mapakinggan mo. Talaga, nasa yung component? Ma, parating na. Then, no joke. Now, guys, listen. Alam mo, when I bought that, every night, nakahawakan ko yung component. Every night, ginagawa ko sa tenga ko. Mapapakinggan din kita. Ito to! Guess what? Alam mo, yung araw-araw, gabi-gabi ko siyang nararamdaman. Kaya every time na nagganyan ko ako, ganahan ko ako kasi bakit? Inspired ako eh. Diba? Yung di mo man ang actor, hawak siya, malapit ka na. Malapit ka na! Ganon. And guess what? Nakuha ko siya in 2-3 months time. Every time na meron akong goal, kinusunan ko na siya. Example, kung nari gusto ko ng kotse, ako na akong bibili yung keychain. Ano yan? Keychain? Na ano? Na kotse? Na sa'yo kotse? Parating na! Hindi na ito! My wife! Yung wife ko, siyempre, bago ko siya yung my girlfriend ko siya. Bago ko siya naging girlfriend, niligawan ko muna siya. You know what I did? I went to the States. Pagpunta ko ng Amerika, bumili ako ng itas. Quintas, maganda, gold yun eh. Binili ko yung sa LA. Nagpasama ako sa friend ko. Sabi, ano yan? Sa ano, up that time. Bili ako Quintas. Sige. Sige mo bibigay. Bibili ka naman bibigay yan. Doon sa liligawan ko. Hindi ko ah, liligawan ko pala. Hindi ko pa siya niligawan. Kaya gano'n ba siya? Liligawan. Pag-uwi ko ng Pinas. Ba't ka magbibili? Bibigay mo na kagad? Hindi. Bibigay ko ito pag sinagot niya ako. Imagine mo sa sarili ko, meron akong magandang buhay.
imagine build. It has to start, everything has to start in the mind. If your mind cannot accept, your body will not follow. Can you imagine yourself being successful in life? Yes! Can you imagine yourself driving your own car? Yes! Can you imagine yourself na kaya kumikita ng 100,000 a week? Yes! Kasi kung di mo kaya tanggapin yun sa isip lang, hindi mo magagawa yun. Kasi bakit nire-recheck mo eh? Kikita ka ng marami pero hindi! Hindi pwede yun. Are we clear? Yes! Okay, good. Now, why? Why do we have to do this? Imagine playing a basketball without a goal or without a ring. Saan mo siya shoot? How would you know who will win? Now, saan mo nalang shoot ng bola? 87% of the people do not set goals. Ulit ko ha. 87% ng tao sa mundong ibabaw, hindi nag-goal set. Ulit ko. Set goals. Hindi ko sinabi, hindi nananaraw. Ang sinasabi ko dito, 87% ng tao sa buong mundo hindi nagpa-plano kung paano kukunin ang pangarap. Hindi ko sinabi hindi nangarap. Okay ba yun? Tama. Are we clear? Yes. So, okay, tanongin mo katabi mo, nangarap ka ba? Yes, diba? Okay, pangalaman na to, nagpa-plano ka ba? That's the point. A good example, listen guys, a good example. Retirement. People retire at the age of 60. Now what is retirement? Retirement is a point in our life wherein we do not work anymore. And if you do not work, you have money. You still have income even if you do not work because you're now retired. Unfortunately, not all people knows or plan about retirement. Kasi para sa atin, lalo na Pilipino, ako, Pilipino din ako, ang retirement natin ng Pilipino, ganito, pag ako nag-retire, ang aking retirement, titira ako sa anak ko. Ang anak ko na, ang bahala sa akin, wala mas mga doon. And tayo naman, close family ties tayo Pilipino. Eh paano kung si anak hindi maayos ang buhay? Inay! Inday! Doon ka lang kay kuya! Pagdating kay kuya, naku, itay na! Puno na! Doon ka kay punso! Nasaan si punso? Nasa ira! Pero pansinin mo, kapag somehow, maayos ang mga anak, yung ananay, tatay, pinag-aagawan ng mga anak. Yes or no? Yes! So, ang sa akin ganito mga kaibigan, I'm not saying it's wrong, I'm not saying it's right. What I'm trying to say is this, if we plan for our dreams, it's also important for us to plan our future. Especially retirement. Sir, ba't ito ganyan magsalita? Actually, dati, hindi ko sinasabi yan. Ngayon, nasasabi ko na. Bakit? Eh, 42 na ako eh. So, 18 years na lang ako. Ako, retire na. 60 years old na ako eh. So, we have to start planning. Hello? Yes! Okay na ba kayo? Yes! Okay, now, here's the thing, 87%. So, lumalabas, kung ang mundong ibabaw, sabihin na natin, ang population natin, 1 billion. So, lumalabas, 870 million people hindi nagpaplano ng pangarap. So, nagpaplano lang yung 130 million. Ang tanong, nasaan tayo doon? Sa 87 o sa 30? 30! Hindi nga, saan? Nasa 13 tayo. Good. So, 13%. Now, ano susunod dyan, sir? Bakit hindi sila nagpa-plano? They don't know how. They don't know how to plan. And because they don't know how to plan, how can you plan if you don't know how to plan? Literally speaking. Yes or no? Yes. Yes. Ano ba? They don't understand the importance of setting goals. I remember the time before when I was starting, kasama ko upline ko, sabi ko, upline, gusto ko magano, gusto kong kumita ng malaki. Tara, downline, mag-planning tayo. Upline, kailangan ko ba yan? Basta recruit lang, di ba? Mind, hindi ganun. Kasi kung recruit ka lang, hindi ka lang nag-effort. Ano yan? Recruiter ka lang. Hindi, ano to? Tama. Guys, sa mga bago ha,
understand this. Royal is not recruit. Pag recruit ka lang, para ka lang ahente. Anong recruit? Bilang-bilang lang ka package, sign up ka, download na kita, goodbye. Yun ang recruit. Royal, we sponsor. We take care of them. Benta ka ng package, nagsali ka, nag-break ka ng network, inaalagaan kita hanggang sa lumaki ka. Yun ang Royal. Yes. Are we clear? Yes! Pangatlo, pag nag-Royal ka, you only tell the truth. Walang hype, walang bulahan. What you say is what you get. Yes. Are we clear? Yes! Now, a lot of people, they don't plan. It's because, isa ayaw nila, wala na the guy. Kaya upline, downline, talk to your upline. And tell them straight, huwag kang mahiya. Downline, upline. Tulungan mo ko, gusto ko ganito eh. Paano ko dagawin natin? Tulungan mo naman ako pag-planin mo. Alam mo bakit? Kasi pag may plano ka kasi, susundin mo na lang yung plano. Nag-gets nyo? Kumbaga sa mapa, may mapa ka na, ng treasure map. Susundin mo na lang yung direction. Tapos, pag nakarating ka na doon sa X, huhukayin mo na lang. Pag wala ka kasi mapa, hindi mo alam sa kapupunta eh. Diba? Tapos, sayang oras, sayang pagod, sayang pera, nung napagod ka na, apay patulong. Ganon din. E di magsimula ka na magputuro, habang sisimula ka lang. Yes or no? Yes! They have lots of alibis and excuses. Busy ako. Alam ko na yan. Huwag mo itindihin yan. Kabisado ko na yan. Kumita na ako sa dati kong company. Alam ko na yan. Yung mga ganun. Pero tatayin ito, ladies and gentlemen. Always remember this. If you came from other company, and if you are successful in your former company, congratulations. But remember this always. You were successful there, but that is a different company. Different ngayon ang Royal. You know why? This is a mountain, and this is where you are. This was your former company. There's a bigger mountain, and this is Royal. If you want to be on top of Royal Mountain, you cannot just jump. Go down from your mountain, and start from the bottom going up. Sir, kasi pag natanong ko, baka feeling ko hindi ko makukuha yun eh. Baka, alam mo yun, baka ka-depress. Hello? Yes! Meron ba sa akin dito in the past, nag-try mag-goal setting? Kahit hindi Royal, yung tinry mong pinangarap, pero hindi mo nakuha? Yes or no? Yes! How does it feel? Masakit, di ba? At dahil nasaktan ka, gusto mo ba ulitin? Ayaw na, di ba? At dahil ayaw mo na, hindi ka na nangara. Like me, there was a time when I was young, nagperno ko na gusto ang babae. Ang ganda sobra, sobra yung ganda talaga. Doon yung nakikita ko, kilig-kilig-kilig na ako. Kaya lang, nung panahon na yun, hindi pa ako lumaligaw, chope-chope pa ako nun. So, pag nagtitikin, pag titignan mo lang siya, nabahay. Gagano na. Tapos, tinry mong lapitan. Kaya, siyempre, dahil hindi naman ako marunong. Sabi ko, yung dating ko, hindi maayos. But to cut the story short, nasyo ko pa ako. Ayaw. So, I was hurt. I was broken hearted that time. To the point, mga kaibigan, na phobia na ako naligaw. Diba? So, ang tagal kong hindi naligaw, siguro mga 3 weeks din yun. So, what I was trying to tell you guys is, what I was trying to tell is very simple lang. Because na-reject ako, nasaktan ko ako, umiwas na ako, umayaw na ako. It took me quite a while. 3 weeks at chok yun na. Siguro mga months din yun. O 1 month yan. So, it took me quite a while bago ko makaget over nun. Tapos, dumating pa ako sa kwela parang ayaw ko na maligaw kasi feeling ko bababasok ulit ako.
Ganun. So, kapag sa ginawa ko, nilakas ako na lang ang bigit loob ko, nagtrabaho ko ako, nung tumina na ako, binayaran ang babae para maging girlfriend ko. So, hanggang sa naglakas ulit-ulit, naglakas loob ulit ako. This is my point. A lot of times, sometimes fear, sometimes rejections hold you back. Pero lang ito lang isipin natin. If we're not going to overcome it, nothing will happen. And, para sa akin, ito eh. Ang pinaka-importante lang, simulan mo lang. Sabi mo sa akin, sabi mo, simulan mo lang. Okay? Talking about fear, yes, sir. Talking about fear. Pag sinabing Nigeria, ano mo nang iniisip niyo pang Nigeria? Okay, good. So, and because of that, ayaw mo pumunta. Yes or no? Yes. Yes. Pero alam mo, nung pumunta ko kayo doon, sir, takot ba kayo nung pumunta kayo doon? Siyempre naman, oo. Kabalo ka ba? Oo din. Kabalo din ako. Pero ang naisip ko doon, pag hindi kami pumunta, hindi namin masisimulan yan. Kailangan meron muna ng mauna eh. Diba? Yun nga lang, kamalas pala ako. Ako yun. So, medyo lang. So, sabi yun, I was with Mr. Danny Cancio, our top leader in Dubai. Kami dalawa pumunta doon. Sabi niya, oh Danny, ano, ready ka na? Sige na, bahala na. And very important kasi sa AIDS sa Africa. When you go to Nigeria, kailangan magpa-vaccine ka ng yellow fever. So, sabi ko, sige, sa Dubai na ako magpa-vaccine. Eh, ako pa nga din, ang takot sa karayo. Ang hapan yung karayo. Tapos ang kawal. So, tinuro sa akin. Sabi ko, eto pa, sabi ng doktor doon, you know, it is an option. What option? For your safety, it's also best that if you have a vaccine for HEPA, meningitis, and typhoid fever, do you have tablets? No. Vaccines are always have to be injected. Sabi ko, better to be safe than sorry. Yes or no? Yes. Why? Is it really dangerous there? No, just for precaution. Why? Just in case. In case of what? Just in case you go to the jungle. I'm not going to the jungle. But again, you never know. Okay. Itinurukan, dalawa dito, namaga. Ako ito nga, nung tapos na, saka sinabi, oh, by the way, you have to take paracetamol. Why? Because you will have fever. Why? Because your body will adapt to the vaccine. Okay. And if you sweat, and if you feel dizzy, it's normal. So, ngayon, yun nga, pwede nilalagkan kami. Pero, okay lang. Sabi niya, it's only for a day or two. Okay. Anong ginawa namin ni Dani? Pwede kami paracetamol. Every 4 hours, kaya ka magkain ng paracetamol. And when we were there, syempre, prayer is very important. When we were there, okay, ready na ako. Magpasok kami ng Nigeria. Guess what? Totoo pala. Fear, false expectation, appearing to be real. Hindi totoo yung wala sa isip namin. Nigeria is very, very safe. When we were there, napulat kami, yung nga lang kasi siyempre, diba, tayo mga Pilipino, kayo mga geek. Yung mga tao dun, diba? So, kaya medyo nakakasyak ang mga tao. Dahil pag umiti, alam mo talaga, umiti, kita-kita mo umiti. So, ganun. So, it was a very nice experience. And guess what? Alam mo, nung nakita namin dun, nawala na yung fear. Kasi bakit? Nakita na namin hindi pala ganun. And you know what's the best part? What we saw was a gold mine. Minahan ng ginto. When I say minahan ng ginto, hindi yung ginto literal. Nakita namin yung potential. In network marketing, when you start to do network in a certain country, population will play a very important role. The more people you have there, the bigger for you. The Philippines have 90 million people. Correct? Yes.
Nigeria have 180 million. Oh. And you know what's the best part? Listen, you know what's the best part? Kung ikaw, kumikita ka dito, simula mo yung Nigeria, kung anong kinita mo dito, magka-types 2, types 3 sa Nigeria. Go there for a month kung walang plano ang Royal. Royal will not send us to stay there for a month kung walang nakita si Royal. And I will not stand here in front of you guys telling you how good Nigeria is kung wala kami nakita sa Nigeria. And I'm telling you tonight, mga kaibigan, when Nigeria opens, we will take Nigeria for four! Now listen guys, listen. Tinanong kita kanina, nasaan ka? 87% or 13%? 13. Nasaan ka? 13%. And here's the best part. Doon sa 13%, ito yung mga nagpa-plano, nagpa-planning, gumagawa ng program. Pag ginawa mo yung program mo, isulat mo. Isulat mo. Sulat mo yan. At pag sinulat mo yan, mga kaibigan, base sa pag-aaral, sa siyensya, yung mga sinulat mo, pinagplanuan mo, 80% sa mga sinulat mo, magkakatotoo. Yes! Ito yung nasabi ko? Yes! Mga kaibigan, that is exact science. What is exact science? When you talk about exact science, there are things which somehow visually cannot be explained, but it happened. Alam niyo ba yung gravity? Yes! Alam niyo yung gravity? Yes. What makes gravity works? Ma-explain, di ba? But alam mo kung ano yung gravity, yes or no? Yes. Now, this is gravity. Pag binitaw ako itong pet, ano mangyayari? Sigurado kayo? Yes. Sigurado kayo? Yes. Galing na! Hindi, subukan natin, baka tsamba lang. Pabagsak ko, hindi. Guys, that is gravity. I cannot explain, but it happened. Yes or no? Yes. Exact science. When I say 80% of that goal will be a reality, I cannot explain why. But that is science. You write it down, you plan it, you execute it. 80% it will be a reality. So that is why, mga kaibigan, you have to plan. You have to plan. Ladies and gentlemen, success in life does not happen by chance or luck. Nothing in life happens by accident. Everything is predestined. So if something happens to you, it's a preparation for something really good to happen. Kapag hindi maganda nangyari, okay lang yan. Sa tawag ang preparasyon. Yes or no? Yes! Kapag hindi maganda nangyari, isipin mo, preparasyon. By accident. And if you want to be successful, it is a matter of choice. Tanongin mo ang kapatid mo, gusto mo maging successful? Tanongin mo! Pansinin mo ha? Pansinin nyo? Yung mga tinanong nyo, pansinin nyo ha? Yung mga ikaw na tinanong, gusto mo maging successful? Ano sa akin nila? Tama ba rin? Why? Why? Human nature. Zero human nature. Hindi sanay. Hindi sanay maging successful. Hindi success conscious. There's, I'm not saying it's bad. But what I'm saying is, we have to change. Parang ganito yan eh. Ugaling Pilipino. Uy! Ang galing-galing mo! Pilipino mo. Diba? Yung ayaw tanggapin
어? 그리고 맞아, 그래, 민기도 하는데 막 떠나지. 저거 안 된다고. 아, 잠깐만.
hanggang San Pablo. 300,000 a day. Pwede, di ba? Pwede. Pwede daw, pwede, di ba? Eh kung gagawin ko lang siyang 20,000 naman. Ayaw. Tignan mo. Mapili. Very simple, ladies and gentlemen. Nakita ni Joy yung resulta. Ano yung resulta? Ang nakita kasi ni Joy, mga kaibigan, is this. 20,000 naman. Maglalakad mula Cubao hanggang Laguna, ayaw. Kasi 20,000 naman. Ang potential, hindi lumabas. Hindi niya tinrabaho. Pangat ang attitude, tamad. Hindi, tamad eh. Tamad, di ba? So, ang lumalabas, and the most important word is result. So, therefore, it should be result in advance. Nung nakita niyang 300,000 a day, gusto na, nagsipag. Lumabas ang potensyal at after going down. So lumalabas mga kaibigan na nagkakatalo, resulta. Mga kaibigan, totoo naman eh, ito totoo. Yung maglalakad ka mula Cubao hanggang Laguna, ang hirap kaya nun. Yes or no? Yes! Malayo ba yun? Yes! Nakapagod ba yun? Yes! Oo naman! Sinong matalong taong gagawa nun? Pero, nung narinig niya, 300,000 a month, sabi niya, pwede! So, ano yung sabihin ngayon? Yung hirap na sinasabi niya kanina, parang yung nagagawin niya, maglalakad ulit siya eh. Kubaw ang dalawang muna eh. Wala nagbago. Ang nagbago lang, yung resulta. At dahil nakita niya 300,000 naman, aba, nagsipag. Parang ginanahan maglakad bigla. Diba? Parang gusto nang simulan eh. Why? Result in advance. When you do royal, mga kaibigan, madalas ang nakikita mo, ang layo. Mahirap. Mahirap mag-invite. Pagtatawalan ka. Walang yumayanan dyan. Kunwari lang yan, yun lang iniisip mo eh. And kaya mo naiisip yan kasi hindi mo nakikita yung future na pagkinawa mo si Royal at makukuha mo. Yes. So that is why when you start to be Royal, you start to see the result in advance. Yes. Kapag ginawa ko ito, ito mangyayari sa akin. In 1 year time, bigita ko na ito. In 1 year time, magkakakotsi ako. In 1 year time, magkakabahay ako. Yung ganun dapat. Result in advance. That what makes you excited. And if you get excited, mga kaibigan, lalabas ang potential mo. Yes. Lalabas ang galing mo. Matapos, magsisipa ka na yan. Richard Bach states that for one to be successful, you must begin by knowing that you have already arrived. Ano ibig sabihin? Sinisimula ko pa lang siya. Yung reward na doon sa dulo. Nagsisimula ka pa lang. Ramdam mo na. Bakit? Ramdam mo na. Tanggap mo na. Magiging successful ka. Dapat ganun. Hindi yung habang ginagawa ko siya. Wala namang mangyari sa ginagawa ko. Hindi lang. Hindi pwedeng ganun. Dapat, habang ginagawa ko siya, excited ka kasi palapit ka lang ng palapit. Hello? Yes! Are we clear? Yes! Alam mo ba? Dumating ako Tuesday ng gabi. We left Nigeria Monday, 7 p.m. Dumating ako ng Manila, Tuesday, 11 p.m. Ganyan nakakatagal yung biyahe namin. Anyway, what a story ng ito. Sunday pala, Sunday. Alam mo, Sunday pala, excited na ako umuwi. Kasi, alam ko, makikita ko na kasama ko eh. Alam mo, siya dinasok natin. Pag-aaral, dinasok kita. 1 month. Diba? So, nung Sunday pala, 11 ng umaga,
mga kumakapot na sa hotel. Pagpukos namin, awal tuturo yan. Yung mga Nigerian, totoo to. Walang pawiran ko. Kumakapot yung mga Nigerian sa hotel namin. Kasi sinabi na kapatay nila sa Pinas, mag-open ang royal sa Nigeria. Awal tuturo yan. Can I see? Wala na padas. Wala sa mga tingkan. Aga-arbi kami nun. Natatapos kami 3 a.m. ng umaga. Meron kami chat room ng mga leaders. So yung mga nakita yung mga leaders sa chat room namin, 3 a.m. ng umaga yun. Now, here's the thing. Alam mo, habang nagpa-present ako, excited ka mag-present. Bakit ako excited mag-present? Kasi alam ko na kung yung mangyayari. Ba, alam mo na eh. Nakapumunta kami ng Kogi. Kogi State. Parang Manila, Pangasinan. Pumunta kami doon, 3-4 hours. Yung road, smooth. Pero sige lang, kasi bakit, nafe-feel ko. Lalak kami dito. Nafe-feel ko, puputok ang royal dito. Alam mo ba, hindi pa nagsisimula ang royal. Yung mga tao gusto namang pay-in. Where do we pay? No, we cannot accept payment. There's no office yet. No, I will pay in advance. There's no product. Product will come later. I will pay now. We will finalize everything when we get back to Manila. We will email you everything. When it is ready, you can now start the business. But remember, sabi niya, okay, I want to get started because this is something new. I want to do this now. Yeah, I want. Sa isang araw, nakakatatlo ang 5 RVP kami. Araw-araw yun. Araw-araw, salitan kami. Dali tanso, salitan kami. And this is the best part. Hindi namin damay yun. Wala kami damay yun na personal. Puro iba't ibang grupo yun. Iba't ibang grupo. Eh, lumalapit sa amin, ng mga RVP. Sige lang. O, example namin, para yan sa kapuha ng kuya rin. Tama na rin. You know what's the best part? We saw the result in advance. At nakikita namin yung ginagawa namin yun. Alam mo, sabi nila, you still don't have an office? No. But when you explain, as if there's already an office. Begin by knowing you have already arrived. Begin by knowing you have already arrived. Kaya kahit wala pang office, kahit wala nga ang application form. Guys, the reason why you went to Nigeria is just to see the culture, to see the customs, traditions of the Nigerians, and to apply for our corporate office, for SEC nila doon, and apply for the BFAD nila doon, which is NAFTA. Yun mga kaibigan ang pinaka-purpose nun. Not to network, not to do RVP. Kaya lang nandun dun na eh. Eh alam niyo, yung kapawa namin, hindi makapagpigil. Una, ang usapan pa nga namin sa office, o ano to ha, pagpunta natin dyan, discreet ha. Huwag ipapaalam na pumunta tayo ng Nigeria. Ganun pa nga, ang usapan namin eh. Kaya lang after 3-4 days na, parang hindi sakit kami, naglaki sakit kami. Ang daming tao eh, simulan na natin! Tawag ako sa Manila. Sabi ko, sir, nandito na eh. Baka pwede na kami mag-ano kasi sayang yung mga tao eh. Sabi ng office, oh sige, go ahead. Take it away, Mike. Okay kami na, simulan na kami. RVP na kami, ayan na. Meron na. Guys, alam mo nakakatuwa? Wala pala ha. Pero yung mga tao, nakakasana. Alam mo yun? Sabi namin, ata, susubod na yun. Yun to. Gusto lang nila malaman kung ano ba yung package, lalaman ng package. Magkano? Sisimula na sila eh. Sa, yung mga invite na nila, walang application form, di ba? Oh. How will I know that he is my downline? Oh, appeal. Oh, downline. Oh, now we are.
nagawa. Now, enough being said, let me go now. Tapos ako yung introduction ko. So, now here it is. Preparing for success. So we have to prepare for success na. Makikigat, kumapasin nyo all throughout the time I started a while ago, it was all about mental, the mental aspect of the business. Kasi mga kaibigan, may ito about goal setting. Of course, important is skills, actions. But before everything else, is you have to be prepared mentally, emotionally. Kasi mga kaibigan, ulitin ko, ang pwede tumalo sa dito, ang tanging pwede lang tumalo, sarili mo lang. So pag ikaw mismo, hindi ka handa, ibigay ka. Lalo na sa mga pagkakataon na ikaw ay baguhan pa lang sa ganitong negosyo. So dapat, mentally, prepared tayo. Always remember, the mind is divided into two parts. Dalawa, nahati utak natin. Okay, so yun, the subconscious mind and the conscious mind. Pero ano yung case ba yan? Ang conscious mind, yung conscious ka, yung naiisip mo. Yung subconscious mind, yung madalas hindi mo naiisip, parang dalito na lang. The conscious mind controls everything. Yung mga yan, gusto ko ikasama rito. Yan, conscious mind yan. Gusto ko tumalo, conscious mind yan. Ano yung subconscious mind? Yung hindi mo na kailangan control, automatic na lang. Katulad ng paghinga. Diba? Hindi mo naman kailangan mag-isip para humingi eh. Hinga. Diba? Yan, subconscious yan. Yung pag-blink ng mata, yung blink sa Tagalog, blink. Yung pag-crop ng mata, hindi mo naman iniisip yan eh. Pero lahat ng tao, kumukura. Tama? Pero pag pinigilan mo, diba, ang hirap? Ang conscious, kailangan mo bang isipin bago mo gawin. Ang subconscious, kahit hindi mo iniisip, ginagawa mo na. Tama mali? Ang pagmamaneho. Kaya nagmamaneho ka, yung bago ka pala, conscious ba na ginagamit mo? Diba? Nasabihin ko sa tao, kunti yung diretsyo, kunti yung side mirror, kunti yung side view mirror, kunti yung diretsyo. Teka lang, dalawa lang ako, kung anong hihiro na ako. Diba? Pero, pag sakay ka na, automatic na. Nagmamaneho ka, nagka-text ka pa. Diba? Tapos meron akong gano'n, diba? Kasi umatras ka, diba? Diba? Are we clear? Yes! Okay. Conscious and subconscious mind. Imagine the steamboat, the captain, and the laborer. Ito ang pinakamaganda explanation dyan. Isipin mo, may isang boat. Okay? Yan, boat. Itong boat, yan, boat yan. Tapos, this is a steam engine. So therefore, sa ilalim nito, may trabahante. Yan. Hindi yan si Lucifer. Okay? Trabahante yan. Tapos sa ilalim nito, yung machine yan. Yan. Okay? Tapos, yeah, okay, good. Tapos sa ikabaw, nagiging yung kapitan. Yes. So, saan ang pinag-iba niya? Ito yung kapitan. This is the captain. And this is the laborer. Okay. Ngayon, ito yung sabihin niya. Yung kapitan, nakikita niya yung nangyayari sa labas. Yung laborer, wala siya nakikita. Correct? Meron lang siya naririnig. Kung anong sinabi ng kapitan, yun ang gagawin niya. Pag sinabi ng kapitan, full steam ahead! Full steam ahead! So ang gagawin ngayon ng laborer, lalagyan ng maraming uling para bumilis. Tama? At kung sinabi ng kapitan, stop your engine! Stop your engine! So ang gagawin naman ito, itigil niya para hindi umikot, para uminto. Yes or no? Yes! Sino na kukontrol? Si kapitan? Si laborer? Si kapitan. Correct? Ngayon, lahat na kasalalay kay kapitan. Yes or no? Yes! Pero sino ang may kapangyarihan talaga? Yes! Yung laborer. Nagkataon lang ang nagkukontrol si kapitan.
Pero may power, sige, correct. Yes or no? Yes. Pag nakita ng kapitan, may iceberg. Babangga. At pag sinabi ng kapitan, full steam ahead! Full steam ahead! Ano gagawin niya? Maglalagay na uli. Yes or no? Yes. Paglagay na uli, dederecho ba? Yes. Babangga? Yes. Lulubog? Yes. Sino may kasalanan? Kapitan. Sineforer, basta sunod ang sinasunod. Yes or no? Yes. Guess what, ladies and gentlemen? In the mind, in our mind, the captain is the conscious mind. The subconscious is the laborer. Ibig sabihin mga kaibigan, we have to be very careful what we tell our mind. Pag sinasabi mo, hindi ko kaya, hindi niya talaga kaya. Pag sinabi mo, kaya ko ito, hataw, hataw talaga. Yes. At pag nakita mo, kaya mo talaga, pero hindi ko kaya, hindi talaga kaya. You see, a lot of times, we listen to our mind. You don't listen to the mind, you talk to your mind. Kaya ko to. Aasenso ko. I am the best. I can do this. I am a millionaire. I am successful. Hindi yun. Hindi darating yan. Pagsak na naman ako. Parang ganyan pagsak. Hindi ko. Yes. Do you agree? Yes. Kaya mga kaibigan, yes, when you start doing royal, be careful what you think. It's very important for anyone that is success conscious to be very careful what they think. Always be positive. Yes. Do not let the negative stealers steal your dreams. Yes. And do not let negative people influence you. Yes. And sometimes they will tell you, wala na yan. Hindi mo kaya yan. At ikaw ngayon, maniniwala. Oo nga, parang hindi ko nga kaya. Hindi nga, hindi guys, toto. One of the reasons why I was able to stay in the industry for almost 20 years, you know why? I don't listen to negative. Even if you're my friend, kung negative ka, iiwanan ko ta. Let me rephrase. Even if you're my friend, kung negative ka, iiwasan kita. Bakit ako kasama sa'yo? Every time I go with you, I feel depressed. At pag nadidepress ako, I don't like that feeling. And if you're my friend, you're not supposed to make me feel that way. And you're supposed to be my friend. And therefore, pag ganyan pinigil mo sa'kin, next na tayo, tsaka na lang tayo maging magsama ulit. Yes or no? Yes! Because mga kaibigan, remember, ulitin ko, success calls you. Anything, anumang bagay, sino mang tao na mapipigil sa tagumpay ko, iiwasan ko. At kung sino man ang tutulong sa akin dyan, lalapitan ko. Yes. Tama mali? Tama! Ganun lang kasimple yun kapatid, regardless kung may pinagsamahan tayo o wala. Kasi bakit? Ang focus ko, tagumpay. E ikaw, ikaw focus mo eh. Hello? Yes! Are you here? Yes! Mga kaibigan, think before you talk. Talk positive affirmation. That is why, when I was doing the business, I failed to do something. Mike, always tell to yourself, I am a successful, inspiring leader. I am a young, successful, inspiring leader. You see the affirmation? Yes. Noong mga panahon na yun, my mission statement, I am a young, successful, inspiring leader. All of these adjectives that I want to be, sinasabi ko parati sa sarili ko. I am a young, successful, inspiring leader. And guess what? I keep telling it to myself, then my body starts to believe it and I become it. Except for the young. I was once a young, but still successful leader. Hello? Yes! It's very important. Alam mo mga kaibigan, kung feeling mo minsan, sir, alam mo, parang kasi minsan parang sakit. Ako lang na to, ang daming bumabato sa akin eh. Ang daming bashers. Naramdaman niyo ba yan? Yes! Naramdaman niyo ba yan? Yes!
ang dami lang ito. Pag maraming bumabato sa'yo, simple lang yan. Kasi ang bunga mo, inom na inom. Kasi mga kaibigan, anumang bagay na hindi bubunga, hindi pinabato. Hindi pinapansin. At dahil pinapansin ka, kasi ang laki mo na, kasi hinog na hinog ka na. Yes! Are we here? Yes! And psycho-cybernetics, doing things continuously, repeatedly, with your conscious mind, until your subconscious mind takes over. What is psycho-cybernetics? Yung parati mo siyang ginagawa. At dahil parati mo siyang ginagawa, dati conscious effort pa. At dahil ang katawan mo nasanay na, kahit hindi mo naiisip, ginagawa mo na talaga. Hello? Yes. Ako sa example, kasama ko si Danny sa Nigeria. Alam mo si Danny sa kanya, normal na normal sa kanya, nag-invite, dahil pag-usap sa tao. Kahit sa Nigeria kami, takot kami. Sa aeroplano pa lang. Na-upgrade kami sa first class. So, sa business class kami, tapos, in-upgrade kami ng first class. Ang first class, ang ganda. Kasi ang business class, di ba, pag-economy, di ba, kapuan, ang ganda lang. Di ba, kapuan, tapos, lamesa. Ibig, yun na yun, di ba? Pagkagalaw ka, yun na yun. Nagalaw na, nagalaw na yan, di ba? Ang business class, hindi. Ang business class, maluwag. Para face point. Ganyan. Tapos pwede kang humiga. Tapos, yung wait, yung flight attendant, lalapit sa'yo, bibigyan ka ng menu. Kung gusto mo kainin, mamimili ka. 3-4 course meal. Ganun. Tapos champagne, non-stop, wine, everything, dito. Yun ang business class. Luwag ang kuwan mo. Ang first class, iba pa. Ang first class, naka-cubicle ka. May cubicle ka, tapos may malamesa kang malaki. Kasi sarili may kwarto eh. Tapos may lamesa malaki. Tapos malaking TV mo. Tapos madami mong mga inumin dyan. Basta maayos, yun ang first class. Siyempre pag first class, ang pamasahin mo, times 5. So kung 1,000 dito, 5,000 to. So anyway, kung nasa first class na kami, at di alam namin lahat ng mga first class, malayaman lahat yun. 7 hours of flight. Eh kay ako, inaanto ako na naman, umaga kasi yun eh. Si Danny, eto na, talaga tanganan eh. Gusto na makapag-usa. Ayun siya. Eh yung cubicle, hanggang dito lang. So makikita mo lahat. Ganyan. So si Danny, nandito yung mga kaibigan, no? Kung ito yung plano, ito yung kwarto ko. Ito yan. Yan. Yan yung business class. Ay, first class pala. Yan. Yan. So, ito, passenger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan lang, wala lang. Yan lang ang pasahero sa first class. So, nandito ako si Mike. Ako, business. Ito si Dad. Ang ginawa ni Daddy, ito, pinto, alam mo, nasasara na mo, pass siya lang. So, anyway, yan kami. Ayun si Danny kapit, tingin-tingin siya. Tapos, ito, tumingin siya dito sa lingkod niya. Pagtingin niya, hi! Yung mga Nigerian, friendly pala. Hi, D. Pag hi ni Danny, punta ka ba siya dito? Pwento na. So, nalaman niya, magkasawa itong dalawa. Kung kinausap na ni Danny to, nakuha niya yung cellphone number. Nakakay niya na. Walang pa, walang to. Hindi gano'n na. Ang ginawa, nag-iingay si Dan, nag-iingay, dal-dal-dal-dal. Tapos, tumingin nito. Tumingin si Danny. Okay pa si Danny dito. Alam mo, nalaman namin, ito pala, government official, mag-asawa. Tapos ito pala, construction, lahat ng negosyo niya. Diba? Tapos ito rin, nakausap din niya. Tapos, pagdating ko sa, sa side na isang bus na first class na bus, papunta sa pinaka-airport. Yung tumayo kami sa bus, pinausap din yung mga pasahero. Prospect niya, mayari ng banko. Hey, Danny, automatic, walang isip-isip. Eh ako naman, nagmamadjik ako, I'm a very observant person. Basta tahimik lang ako, nag-observe lang ako, mga ginagawa. Bisa pag pinakusap niya, hello, hi! Have you been to Dubai? Gano'n lang yan, di ba? You want to see Dubai? I'll take care of you in Dubai. Gano'n lang siya. Pag may nakita, uy, ayun, kababayan! Kabayan! Gano'n sa akin na. Why? For him, psycho-cybernetics. Automatic na, hindi na kailangan isip.
pag ikaw, nag-orient ka ngayon, at lahat sa iyong effort, kailangan pag-isipin bago mo gawin, ulang pa. Yung mga nakikita yung mga president circle, chairman circle, movers and shakers, wisdom circle, these people, psycho-cybernetics na sila. Executive circle, psycho-cybernetics na, automatic na sa kanila yun. Yung hindi pa gagising sa ano pangalan mo? Royal. Hello? Yung hindi ka mapakali ng isang araw pag walang royal. Yung parang pag hindi ka nag-royal ng isang araw, parang may mali sa buhay mo. Dapat ganun mga kaibigan. Ngayon, kung ikaw tuwang-tuwa, nasa bahay ka lang, hindi ka pala talaga nag-royal. Yes! Walang royal! Mali yun. It has to be your passion. Yung tipo ba, remember, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Correct. And you have to speak it from the heart na gusto mo royal. Are you proud to be royal? Yes! Are you proud to be royal? Yes! Mga kaibigan, pag hindi ka magiging proud sa royal, abangan nyo November, sa November 14, ladies and gentlemen, product launching ng royal. And giving us new product lines. And guess what? Hindi tayo titigil doon, marami pang darating. And with the innovations of a lot of things, better sickness, innovations. Innovations. One more time, innovations. Innovations. Sinabi innovation, something bago at pinaganda pa lalo. Abangan niyo yun, kapatid. Abangan niyo yun. Mga kaibigan, marami kang marinig sa labas. Nakos, Royal. Wala na. Hanggang December na lang. Alam ko, people will say that. But you have to remember this, mga kaibigan. Very simple, any businessman. People will say a lot of things for one main reason. They want to get me. Yes or no? Yes! Mga kaibigan, panagsisimula ka, wala! Ang hirap networking! Bakit networking? Bakit tell them, hindi pangit networking. Ikaw ang pangit. Are we clear? Yes! Mga kaibigan, kung may pangarap ka, tutunin mo yan. Kung naniniwala kayong mga pangarap ko, kaya mo makuha sa royal yan? Yes! Yung dito, naniniwala ka ba na kaya mo makuha ang pangarap ko sa royal? Yes! Mga kaibigan, kung kaya mo, kaya mo talaga. Kailangan mo lang sumulan. Maraming kang magsabi sa'yo mahirap. Maraming kang magsabi hindi mo kaya yan. Guess what? Let them say what they want to say. Kaya nga sila bashers eh. At trabaho nila ang bash. Nag-gets nyo? Yes. Pero guess what? The best revenge, don't fight with them. The best revenge, keep quiet and do your work. Because the best part, the best revenge is success. Yes. Para mo yan, tadhana mo yan. Nakatadhana ka kasi dyan. There's no such thing, mga kaibigan. Ladies and gentlemen, all of us are given equal opportunities. It is up to you how you take care of that opportunity. Yes! I guess nyo? Yes! If you see the true color of money, ladies and gentlemen, please do not change. Yes! If you want to change, change for the better. Yes! Always remember the people who have helped you when you were still starting. Yes! Ang mga scientist ko, gumawa ng isang experiment. Naglagay sila ng isang baso. Isang baso. Sa baso, mga kaibigan, naglagay sila ng pulgas. Ano yung pulgas? Yes. Hindi ganun yung lalaki mo. Kaya ano ba lang kung ano yung pulgas? Mga kaibigan, naglagay sila ng pulgas. Sa Tagalog, pagpulo sa English, pulgas, free, garapata. Alam mo, ang mga garapata, meron sila isang kakayahan na kaya nilang tumalon 100 times their height. So, kung nalagay sila dito ng pulgas sa baso,
Napasin niya yung tulos. Pag tumatalon, nakakalabas. Salamat nakakalabas. Tapos, naglagay sila ng mas malaking baso. Nakakalabas pa rin. So, ganun katas naman na si Bulgas. Ah, ganun ha. Tapos, eksperimento. Nilagyan nila ng harap. Pag talo ng Bulgas, toink. So, bukol. Yung Bulgas, may konting sumay na. Tinanggal na yung harang. Tinanggal na yung harang. Nung tinanggal na yung harang, mga kaibigan, tinanggal na yung harang, yung pulgas, tumatalon pa rin. At kung tumatalon pa rin, mga kaibigan, guess what? Hanggang dito na lang. Nasanay na. Bakit? Kasi nasaktan. A lot of times, people, when we get hurt, we tend to adjust, and then we are now afraid to take chance. Yes. Ladies and gentlemen, in our life, in the past, we tried to set our goals. We were unable to get our goals, but it's okay. Life is full of challenges. When life gives you lemon, you make a lemonade. Yes. Mga kaibigan, Royal is here to stay. Royal is here to fulfill our dreams, to make your dreams a reality. We'll talk about how you create your organization. We will talk about how to create